Welcome sa Mugs Works and Hobbies. So this time magre-rewind ulit tayo ng loudspeaker. Problema nito, nasunog na yung coil, voice coil. Wala yun na yung original na voice coil. It's a mobile technology. So kagandahan nito, mura ito eh, no? Sa location namin, mga nasa 1.6 daw ang bili ng may-ari nito. So maganda, maganda yung quality. Mabigat, 12 inches, tsaka malaki yung diameter ng voice coil. Tingnan natin yung specification sa likod. Frequency response niya, minimum 45 Hz to 5 kHz. 400 watts minimum, maximum 800 watts. Sa halagang 1.6, okay na to. So ang problema ngayon dito, na wala yung original na coil na misplaced, no? So gawan na lang natin ang paraan in a practical way. So cutin natin ang lalim ng pinaka pole, no? Kung saan papasok yung coil. Ayan. Tapos ang i-rewind natin at least mga nasa 30% ang height ng coil. Ganun lang. So nasukat natin yung lalim ng pole gamit ang soldering lead, no? Tapos susukatin natin gamit ang caliper. Ayan. So may idea na tayo kung gaano kataas yung voice coil, no? Sinusunod ko dito 30%. So depende naman, nagbabago naman yan, depende sa laki ng magnet wire. So tingnan natin kung paano. So ang diameter nito mga nasa 49 mm. So tamang tama yung aking voice coil former, yung pinagawa ko sa machine shop. Ayan, parang sakto lang, ano, kasi kadalasang speaker pag 12 inches halos ganito kalaki yung diameter, kaya ito yung pinagawa ko. Pag medyo malaki, dagdag na lang tayo ng papel para maabot yung saktong laki. So sukatin din natin para sigurado yung pinaka inner diameter ng voice coil para kumasya doon sa pinaka pole. So pag bago ka pa sa rewind, medyo mangapa ka, lalo na pag wala ang original na voice coil, no? Pero pag nasanay ka na, so mas madali na. Okay, 49.5 mm. So ito yung aking note, no? Mga record ko para hindi na ako mahirapan. Pag may nare-rewind ako, nare-record ko para in case na may dumating, gaano kalaki, ano yung diameter ng voice coil, ilan ang impedance, may idea na ako. So tulad dito, 12 inches, meron ako record dito. Number 29 ang wire gauge na ginamit. Ayan, kung mapapansin nyo. Kaso lang, ano ito, double coil, no? 17 mm × 2, bali 4 layers. So at least may idea na ako. 4 ohms, pwede rin itong 4 ohm tsaka 8 ohms, no? Kasi double coil nga. So at least may idea na tayo kung gaano kalaki, gaano kataas. So panoorin nyo pa para may idea tayo kung paano makuha yung eksaktong taas, yung height ng coil, no? Ano yung wire na gagamitin. So halimbawa 49.5 mm ang diameter, inner diameter ng voice coil. So pag nakuha natin yon, maglalagay pa tayo ng konting papel, no? Mga dalawang ikot, yung maninipis lang na papel, para at least sumakto doon sa pinaka pole. Kung napanood nyo yung unang mga video ko sa speaker rewinding, yun ang ginamit kong rewinder machine, no? Yung una kong winding machine, medyo maliit siya, tsaka analog yung counter. So this time gagamitin natin yung bago, yung malaki. So ganito lang yung setup ko, nilalak ko gamit ang vice grip yung machine. Ayan, para hindi na gumalaw. So may papel para sa spacing, no? Kasi halimbawa yung inner
diameter ng coil 49.5. Hindi naman ibig sabihin na talagang 49.5 yung gagawin natin. So magdadagdag tayo or magdadagdag tayo ng space, no? Maliit lang na space para di sumikip. So para makuha yung space na yun, gagamitan natin ng papel, no? Tapos yung fiber na gagamitin dapat hindi mag-overlap or aluminum man yan ang gagamitin. Ayan. American wire gauge number 28 ang gagamitin natin. 4 layers ito. So paano ko na lamang 4 layers? So tingnan nyo sa next na gagawin natin. So i-insert ko na rin kung paano makuha natin yung ano para hindi sumobra. Yung ginagamit ko yung lapis. Ayan. Lagay ko sa baba. Tapos mag-wind ako. So halimbawa 17mm, so susukatin ko kung saan banda yung 17mm. Ayan. So kuha tayo lapis. Ayan. Medyo pangit yung ilaw ko. So ilagay yung lapis 17mm. Sabay ikot. Okay. So ganun yung height, no? Ayan. So i-confirm din natin kung sakto. Dapat first layer 2 ohms. So yamang nakuha natin yung height, pero hindi pa natin masigurado kung makakuha tayo ng 2 ohms sa first layer. So kailangan first layer pa lang 2 ohms na. So ang gawin natin, mag-wind tayo first layer. Huwag mo nang lagyan ng glue. Tapos kukuha tayo ng opening dyan sa dulo, no? Gamit ang cutter. Maliit na opening lang. Yun ang mahirap pag wala ang original na coil, no? Kasi mag-experiment tayo para makuha natin yung saktong impedance. 8 ohms ito eh. So first layer dapat 2 ohms. Ayan, 2.1. Konti pa. Nawawala yung contact. Ayan, 1.9, 1.8. So dagdag pa tayo ng konti, ano, para maabot natin yung 2 ohms. Pag nakuha natin yung 2 ohms first layer, edi yun na yun, no? Kasi apat na layers ito. So makakuha tayo ng 8 ohms. Okay? So magtitimpla na tayo ng clear epoxy para sa ating first layer. So ito yung ginamit natin, ginagamit natin. So hindi ito sponsored, ah. So ganyan yung height. So magdagdag ako konti. Lagyan natin ng epoxy na. So dinagdagan natin yung height ng voice coil kasi 1.8 lang yung nakuha natin. So tinanggal natin yung sinukat natin na wire kasi pangit na yun. So be sure na matuyo na yung clear epoxy, no? I-apply natin dyan sa aluminum man yan or fiber. Na-order ko itong ginagamit ko online. 700 pesos, malaki na rin, ano. Okay. First layer tayo. Dahan, dapat ma-perfect 'yan, ano. Tapos ganun lang kadali pag nakaumpisa na. First layer, patuyon konti. Another, lagyan ulit ng clear epoxy yung 5 minutes, tapos apply yung second layer, patuyuin konti, apply ulit ng epoxy, tapos third layer, and so on and so forth. Okay? Lagyan ng tape.
So, papasok na tayo sa third layer. So, kung mapapansin nyo, makintab yung coil kasi nga, meron na siyang clear epoxy. Ayan, nalagyan ko na. So, matatansya naman natin yan kung gaano katagal bago matuyo. Mga 3 no? to 4 minutes. Pag medyo matigas na yung epoxy, oops, balik. Pag medyo matigas na yung epoxy, hindi naman ganun katigas. Ano? Tsaka natin i-wind yung another layer. So, break muna may nagtatanong. So, nakumpleto na natin yung windings. Lalagyan lang natin ng papel para cover sa kanyang dalawang terminal. Tapos, yung papel para na rin sa mas dumikit yung cone, no? Sa ating coil. So, sinukat natin kung kasya dun sa pole. So, okay naman. Nakuha natin yung saktong sukat. Hindi naman siya sumasayad. Ayan, smooth. So, pag nasanay ka sa pagre-rewind talagang ano, nakakatulong yung experience, no? Pero kung minsan sumasablay din. So, normal naman yan. So, nilagay natin yung kanyang cone. So, sakto naman. Yung pigtail. So, after ma-set, no? Yung pinaka tumpak na space, distance ng voice coil. So, lalagyan na natin ng glue. Hanggang sa matuyo. Okay. So, yung height ng coil, dapat may mga at least 2mm siya na may 2mm na ano, sobra, no, sa pinaka-pole. Ayan. So, hindi man natin may perfect, pero sigurado tutunog to. Diba? Tutunog to. Tsaka, maganda naman yung ano, pagkakalagay natin ng coil, sakto lang. Hindi sumasayad. Okay. So, after maset, lagyan ng rugby, no? Or any glue, yung dust cap tsaka yung cone. Pag natuyo, ilagay na yung dust cap. Tapos, huwag kalimutan yung pigtail, ihinangin sa pinaka-terminal sa baba. Patuyuin ng ilang minuto at i-test. Pagkatapos mahina ang pigtail sa terminal at ma-indicate yung edge ng cone, okay na. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!